Shoutout sa mga pamilya namin dyan sa Pinas. Ito, real talk. Alam niyo ba hindi yung sahod ang nagpapasaya sa aming mga OFW? Ang nagpapasaya sa amin ay dahil tuwing sahod ay napapadala agad namin sa inyo. Mabibili niyo na yung mga gusto niyong bilhin. Makakain niyo na rin yung mga gusto niyong gustong kainin. Kaya para sa mga pamilya dyan na may kamag-anak sa abroad, kumustahin niyo rin sila. Kasi yun din yung araw na inaasahan namin kung kumustahin kami ng mga kamag-anak at mahal namin sa buhay. Kahit man lang kung kumain na ba kami, o may kinakain pa ba kami. Dahil mas ramdam namin yung pagmamahal at pangungusta sa panahon hindi namin inaasahan. Nakapagod na maging OFW, no? Dumating ka na ba sa isang posisyon na parang ayaw mo na, suko ka na. Sa OFW, pagod, lungkot, stress. Pinaghalo-halo mo yan, makakaluto ka na ng isang putahe. Pero alam mo, bibihira ang mga malalakas kagaya mo. Yung iba, papakamatay. Dahil hindi nila kaya hawakan mga problema. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Hindi solusyon. Kaya kung ikaw ay gustong maging OFW, kailangan matatag ka. Kailangan malakas ka. Spiritually, hindi lang katawan. Buhay ka. Alam niya minsan, yung pangingibang bansa pa lang ng isang tao para sa pamilya, malaking sakripisyo na yan. Kahit hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya sa abroad, kung suswertihin ba yan, kung makakaipon ba yan, kung matutupad ba niya mga pangarap ninyo, sumusugal yan. Pero ang hindi natin matanggap, mismo kapamilya pa, ang magiging dahilan ng pagpapakamatay ng isang OFW. Alam niyo, marami sa amin mga Pilipino, umiiyak na lang kami kapag ka hindi namin ibibigay ang mga gusto ninyo. Kala nyo, ayaw namin magbigay. Minsan dinadamdam namin yan. Kapag masama ang loob ninyo sa amin dahil hindi namin maibigay ang gusto ninyo, dinadamdam namin yan.